This is the new DJI Air 3. It is DJI's latest drone and it has two cameras, a 70mm focal length and the classic 24mm. Both are capable of shooting 4K video at 60 frames per second in 10-bit D-Log M. Having a flight time of 46 minutes and also being lightweight, this might be the best all-around drone for travel filmmakers. And I would like to give a big thanks to DJI Philippines for sending me this drone. And I'm so happy and grateful to work with you guys. I've been flying DJI drones for a couple of years now. And di ako makapaniwala na nakikipag-collaborate ako sa DJI ngayon. Quick disclaimer lang. Yes, binigay nila to sa akin. But magiging honest ako sa video na to about my thoughts about this drone. So, let's go! So yeah, the Air 3 has now two cameras, a 70mm focal length and a 24mm focal length. Both of the cameras have the same sensor, which is a 1 over 1.3-inch CMOS sensor. So it brings the same image quality. But yung sensor nito is actually the same sa Mini 3 Pro. But yeah, yung sensor nito is still better kasi it is a stack sensor. So actually, di ko alam yung ibig sabihin nun. But the 24mm camera has now a 1.7 aperture. It now performs better in low light conditions. And the Air 3 can shoot up to 4K 100 frames per second. Also in 200 frames per second in 1080p. So yeah, you can really get that super smooth slow motion. So soon, gagawa ko ng comparison video about the Air 3 and the Mini 3 Pro. So stay tuned for that. Both of the cameras can shoot up to 10-bit in D-Log M. So yung D-Log M is like the medium dynamic range. Sa mga Mavic drones or yung Mavic 3, is meron silang picture profile na D-Log. So yung pinaka-log talaga na. So ito naman is D-Log M. Log pa rin siya but it's less log. It's less flat. So parang ano lang siya sa mga Sony cameras, S-Log, S-Log 2. So parang ganun dito. And yeah, it shoot 10-bit footages. So maganda mag-color grade pag yung footage mo is shot in 10-bit. Kasi we are getting more color depth. So the Air 3 has now a flight time of 46 minutes. So that is really, really crazy. Naalala ko dati, sa pinakaunang Mavic Air na drone is like parang 20 plus minutes lang yata. Napakalayo na ng in-upgrade ng technology ngayon. Yeah, and naramdaman ko talaga yung pagkatagal ng 46 minutes na yun. And feeling ko parang antagal ko na nagpapalipad. And then nakita ko sa remote, meron pa siyang 50%, 70%, ganun. So actually kahit isang battery lang yung gamit mo, ang dami mo nang ma-shoot na videos. So the Air 3 actually looks like a mini Mavic 3 because of the sensors and yeah, the overall body niya. Mukha na siyang Mavic 3. But speaking of sensors, it now has a omnidirectional sensing and it's like a 360-degree view. Kahit anong side is na sense niya kung merong obstacle or kung merong tatamaan, ganun. Paikot na yung sensor niya. So yun guys, ngayon titesting natin yung obstacle avoidance ng DJI Air 3. And yan, dito ako ngayon sa malawak na lugar and may mga puno din. So try natin diretso sa puno. Titingnan natin kung iiwas siya or hihinto. So yeah, try mo natin yung forward and backward movement. So pwede ba dito kaya? Palipad lang. Wow! Pinabahan ako dun. Pero bibas siya. So try natin yung naka-forward lang yung inayaan natin. Okay. Oh, balik natin. So, try naman natin yung sidewards sensing niya kasi nga 360. So, ang gagawin ko is mag-orbit ako dito sa merong puno. So, tingnan natin kung titigil siya. Okay. Ayaw niya naman. Ayaw na dumarit ko.
So try natin isa pa yung ano, bypass. Kasi kanina medyo ginagalaw ko kasi kinakabahan ako. Pero ito, wala nang ano-ano. And let's go. So try natin medyo right dito sa puno na to. Try natin yung backward. Oh! Oh! What? Wow! Ang galing nun, grabe. Wow! Okay, okay na ako. So kitang-kita nyo naman na kung paano siya umiwas. Noona medyo skeptical pa ako kasi syempre baka ma, di ba, baka tumama. Pero nung huli, tinry ko dire-diretso talaga and meron talagang puno sa gitna. Then kita nyo naman gumanon siya. Left, right, parang crossover lang na. So yun lang, yun yung obstacle avoidance ng DJI Air 3. Masasabi ko lang na sobrang smooth and sobrang legit. Now for the photo specs, it can shoot up to 48 megapixel photos, and of course, JPEG and RAW. And may option din siya to shoot in 12 megapixel, so hindi ko alam bakit ganun. Siguro pag 12 megapixel yung sinelect mo is mas magaan yung file size, so tingin ko lang ganun. Here are some sample shots. And yeah, the remote is also kinda new. Meron na siyang antenna sa taas. Nag-iba rin yung design niya sa likod, yung sticks niya na sa parang pataas na nagahan. But yeah, it's basically the same yung mga button. Same pa rin siya sa previous RC1. Pag bibili kayo ng Air 3, suggest ko na na bilhin niyo yung kasama yung ganitong remote since sobrang worth it niya. Siyempre, hindi niya kailangan ng cellphone. And siyempre, mas mabilis i-set up. I-on mo na lang to. On to. Palipad ka na agad. Kaysa sa cellphone, ganun mo pa sa taas. This wires. Speaking of antennas, obviously, mas malayo na yung range niya. I think, hindi ako nagkakamali, 20 kilometers. So, isa sa mga concerns ko nung sinabi nila sa akin na mayroong bagong lalabas na drone, which is, ito nga, yung Air 3, is kung meron ba siyang portrait mode or yung vertical shooting. Since yun nga, yung previous drone ko is Mini 3 Pro, meron siyang vertical shooting, which is yung camera is nag-flip. Since yun nga, nowadays is napakahalaga na ng mga portrait videos, mga TikTok videos, reels, ganyan. And yeah, sobrang tuwa ko na merong vertical shooting yung Air 3, which is yun nga, medyo nag relief yung ano ko doon. Although hindi siya yung vertical shooting na gumaganon yung camera, nagpi-flip. Yung vertical shooting niya is in the app, nandun sa remote. Dun sa mga resolution settings, 2.7K and then nakalagay sa gilid niya is 9x16. So yun yung aspect ratio, nag-iiba yung aspect ratio niya. Kinakrap niya sa gitna. Goods pa din naman yung quality, hindi naman siya mukhang crap. Since pag nagsiswitch ka sa 2.7K na yun is sa taas, mas tumatangkad yung video. So mas nakikita yung taas and yung maba. Kumbaga parang pag sa camera is open gate, parang ganun. And yeah, obviously meron pa rin siya yung mga intelligent flight modes, active track, yung mga quick shots, master shots. And yung favorite kong intelligent flight mode is hyperlapse. Nice feature if you are beginner at flying drones and yung pa masyadong gamay. You can still get really good looking shots with that features. So yeah, I've been flying this drone for a couple of weeks now. Pumunta kami ng San Vicente at iba't ibang lugar pa to test this out. And yeah, this is gonna be my main drone from now on. Sobrang ganda niya. And I think this is the best all-around drone for content creation, travel, and filmmaking. Sa pagpupalipad ko ng drone na to, wala talaga akong nakitang kumaga flaws niya. Everything about this, gustong gusto ko.
and tuwang-tuwa ako. Once again, thank you to DJI Philippines for sending me this drone. If you like this video, please don't forget to subscribe, like, and share this video. And see you in the next video. But nobody answered. I'm going hard and taking my chances. I keep it moving, I keep advancing, keeping it gangster. Getting the perks and I'm happy to earn them.